the yoke of Christ, to be one of the Messiah, and Matthew chapter 11, verses 29, 20, 30. Matthew chapter 11, verses 28, 30. Well, for you. So, if you have a guy that is a very end service, that is probably not in the arena. Foods coming from different regions. Ilang region ba tayo dito? Yung Ilonggo, Cebuano, categorize as Isaya namin, di ba? Isaya pa rin. Cebu, Bohol, Ilonggo, ayan. Categorize as Isaya. Ito naman sa Pales, Pangasinan, pwede na yung isa category ng Ilocano, di ba? Pwede na. So, yun naman ang mga Tagalog. Kunti na ang Tagalog, ano? Sister Pure. Hindi ito pinanganap, hindi ito na. 17 region, Pastor. 17 region. O, 17 regions tayo, pero ilan pa rin sila na ang representatives dito sa church. Apat lang yata, hindi ko sa akin. Tagalog, Tagalog na dito si Nanay ni Carmen para mag-usap-usap tayo kung ano yung sa'yo niya, no? Sagot ko na yung ano, yung milagre nito. Sagot ng itik yun. Dinipersal yun. Okay, Matthew chapter 11, verses 28 to 30. Come unto me, only that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you, and learn of me, for I have weak and lowly heart, and ye shall find rest unto your souls. For my yoke is easy, and my burden is light. You will have another, no? What does it mean to have the yoke of Christ? It means we are to embrace his precepts and sufferings. It means a life of entire submission to his work and to his will. And it means to be co-workers with Christ, and it also means goodbye to personal liberty or personal freedom. Dito mo tayo sa Iglaya, mo tayo yung mga believers ba na strike anywhere. We can do anything that we want to do, no? We can go anywhere where we want to go. Hindi natin pwede tayo magsimba, pwede hindi. Kumain na nito, kumain, kuminom na nito, hindi nito. Pwede tayo mag-participate sa nito activity o hindi. Pero ngayon, Kristiyano na tayo, marami na tayo mga restrictions. We do not have that personal liberty at all in everything. Ay, kung mas sa lahat, at itong pinakonsider ang kalooban ng ating Panginoon. At ano naman po ang involved dito sa yoke, tinutukoy ang mga nakaakan sa atin. What is yung involved sa mga as far as a Christian is concerned, ano? Ano po yung mga pinagkakawala sa atin? It's the yoke of faith. Hindi wala tayo ibang binasahan, ano? Ang ating kaligtasan. For example, the Lord Jesus Christ. It is also a yoke of public profession. It means we have to publicly preach about the Lord Jesus Christ. Hindi ito limited lamang sa mga preachers, sa mga workers, but ito po yung responsibility ng bawat Kristiyano. Meron po tayo pinakaranas ng kaligtasan. It behooves us to tell about this and not to others. And the Panginoon, freely you have received, freely you give. Napakainam po mga isipin, ano, kung tayo po kahit paano ay naging instrumento bringing somebody to Christ, no?
do you have that privilege already? Meron ba kayo nagdalas pa kayo? Meron ba kayo makasabi na at least buhay ko bilang samahan ng parataya, hindi naman tayo nagdita sa mga pero tayo po ginagamit sa instrumento ng Panginoon. Eh, sa ganung larangan, meron po ba tayo na naakay sa Panginoon? Ano po tayo mga no? Magra-rapture na o maabot tayo sa kamatayan na hindi man lamang po tayo naging instrumental sa pagka-abot o pagkakilala ng isang tao. And I pray na sana po lahat tayo dito at meron po na masasabing naakay sa Panginoon. Sinuhin ito, wala pang naakay. Sir Martin, wala pang naakay. No? So sana po tayo lahat at maging panalangin natin at sabi natin, by God's grace, ako naging instrumento ng talo ng ito ay nakaabot sa pagkakilala sa Panginoon. No, at least, kahit paano, we will have a clear conscience pagharap sa Panginoon. No, Panginoon, kahit paano, kahit ako kadala sa iyong pangalan. Okay? So, it's a yoke of public profession, it's a yoke of church fellowship. Dito po tayo na-encourage, dito tayo na-exhort na magpapatuloy ang ating mga kapulit, huwag makalimutan ang mga kapulit iniwan sa ating Panginoon. Dahil bukod sa tayo po yung mga pananagutan sa ating sarili, sa ating pamilya, sa mga maasa, dahil naroon dito lahat ang ating mga pananagutan sa Diyos. No? Sa mga bagay-bagay na pwede pinagkatiwalaan sa atin, hindi po tayo makakatakas dyan. Pero ito yung kingdom council yan. Hanggang sa pag-overlate na po ng Panginoon yan. So we need church fellowship. Not only to be encouraged and be exhorted, but also it's a way of pleasing Christ and it's a way or a means to spiritual enjoyment. Tayo po ay nagkaroon ng spiritual enrichment and enjoyment at the time that we come to church and all and attend Christian gatherings. And it means a yoke of service to God, meaning yung service to God and man, tayo po eh, hindi lang mabubuhay sa ating sarili. Sabi ni Paul sa book of Romans, no man liveth or dieth himself. Ano ba ang sabihin noong no man liveth or dieth himself? Ibig sabihin, ang sabihin po ng verse na yan, eh, wala ang tao na mabubuhay sa kanyang sarili lamang na somehow eh, ang buhay ko ay walang connection sa iba. Hindi po ganun. Walang ganun. Somehow, one way or another, ang ating buhay ay meron mong interconnection with other people. Meron mong effect yan. Ano, ano man ang ating naging buhay, mabuti man o masama, naka-influence man tayo sa mabuti o masamaan, meron mong naapektuhan sa ating buhay. Meron mong interrelationship yan, meron mong interconnection. O man leader or diet to himself. Yan ito ang kahit sa negative sense, ano, sa kasalanan, akala po ba natin sa ating pagkakasala, eh, tayo lamang po affected niyan, tayo lamang affected party, no? Parang ang kasalanan po, eh, parang yun, eh, yung ripples. Pagka kayo po, naghagis ng bato sa tubig, diba? Hindi naman yan, lamang sa spot kung saan po, kung saan nahulog yung bato, diba? Ang effect niyan, meron po yung waves, ano? I-create po yan ng ripples. Kauna-una, na, maapektuhan yan. Hindi pinakamalapit sa'yo, correct? Immediate family members, yung unang-unang mga makakaramdam, maapektuhan sa nagawa natin, whether good or bad. Kung baka nang mabuti, ang unang-unang maapektuhan yan, yung pinakamalapit sa'yo. Susunod-susunod dyan, ito yung next na malapit. Kasi yung susunod pa na nakapahikot sa'yo, kung saan ang iyong sphere of influence could affect even our co-workers sa trabaho, co-laborers, the association kung saan ka belong, organization, the church, meron po yung intra and ultra effect ano, sa ibang tao, whether it is good or bad. So, it is a yoke of service to God and man. Ano, tayo po eh, hindi lamang nagubuhay para sa ating sarili, hindi para sa Diyos, sa ating kapwa, lahat ng ating ginagawa, meron po yung effect po sa ibang tao. And it is a yoke of submission. Yung sabihin po nito, sa lahat po ng bagay, tayo po yung papasabot sa Panginoon. Whether good or bad, ang dumating sa ating buhay, ang parating natin sinasabi, even so, Father, for so it's good in thy sight. Pagkagalim nga o Panginoon Diyos, kung ito ang binabuti mo sa iyong paningin. Kung sa tingin mo, itong nararapat, kung ito mabuti para sa amin,
kahit kami magdusa o maghirap o maging komportable, kung yun po yung nakita, mabuti pa sa amin, salamat po. Ano ang wala sa atin yung attitude of complaint, attitude of asking, no? Para bang pinagdududahan natin ng Panginoon. Pagka tayo pinagduda no, sa Diyos, at yun yung pinag-question natin yung kanyang providence, ang pangalakad sa ating buhay, that's equivalent to charging us foolishly, no? Para natin sinacharge ang Panginoon ng foolishness. Kawari bang hindi alam ng Diyos ang kanyang ginagawa, no? So sana mga kapatid, whatever circumstances, ano, na dumating sa ating buhay, eh para tayo nagpapasalaman. Kung ano man yan. In everything, sabi ng Bible, di ba? 1 Thessalonians 5 and verse 18. In everything, give thanks for this is the will of God for you, concerning you in Christ Jesus. Not only for the good times, including the bad times, ano, lahat ay dapat po pinagpapasalamat. Because God has some wise reasons. Hindi man natin naiintindihan ang mga dahilan ng Diyos. Minsan, isip natin, ano kayong dahilan? Bakit ito dumating? Ang tanong, pwede bang pigilin ng Diyos yun? Of course, because with God, nothing is impossible. Pwede hindi nangyari. Pwede hindi maganap. No? Pwede hindi dumating. Pero bakit dumating? Ang konklusyon, pinayagan ng Diyos. No? Kung bakit pinayagan, ganun siyang dahilan na sa nalamang ang nakakalulong. Pero at least, alam natin na sa lahat ng ginagawa ng Diyos, sa lahat ng kanyang pinapayagan mangyari, sabi ng Romans 8:28, all things work together for our good. Hindi yan mag-end up sa breakdown o breakdown tayo. Sa dulo eh, tayo yung talo. Nasa dulo, tayo yung buke. Nasa dulo eh, tayo yung napahamak. Hindi ho. Ang lahat ay nauwi sa lalo pang ikasusulong ng isang Kristiyano. Lalo pa niyang ikatatatag. Lalo pang ikatitibay. Parang ano yun, parang gold na mentras na subject into the fire, no? Mentras na sinutubo sa apoy ang gold, lalo na re-refine. Ha? Kasi ang way para ma-purify ang ano ang gold, di ba, by fire? Para masunog yung mga impurities. So para ganun ang trials, eh, trials, yun yung fire. Akala natin, yan ang susunog sa atin. Kung hindi tayo gold, talaga sunog tayo. Pero sa harapan ng Diyos, tayo yung kanyang mga precious stones, eh, tayo yun eh. We are gold in the sight of God. Kapag kasi nabject tayo sa fire trials, eh hindi tayo nasusunog, lalo pa tayo, ano, lalo nag-shine, lalo tayo kumitinan. Ano? Ganon ang naging resulta ng trial sa Kristiyano. It brings the best from us. Ano? Lalo lumilitaw yung kakinangan ng isang Kristiyano in times of trial. Naalala niyo yung three Hebrew children, di ba? Lalo sila nag-shine sa kaharian. Doon sila ibihagi sa furnace of fire. Lalong kuminang ang kanilang testimony, di ba? As followers of the true Diyo of Diyo pala. Ganun din si Daniel. Ilagay sila sa yugib ng mga leon. Lalong nagkuminang ang patotoo ni Daniel. Pati yung kanyang patotoo eh. Patay na yung kanyang tatay, patay na yung lolo ni kung si Belshazzar, eh, yung patotoo na hindi Daniel, patuloy pa rin naalala ng mga tao. No? So, hindi ang trial sa magpapa-breakdown sa Christian. Hindi pagsubok ang magpapa-totally depressed sa atin. Hindi tayo pwede i-obliterate ng trials lamang dahil sa kanyang Diyos, I'm persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor things present, nor things to come, nor height, nor death, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. Walang pwedeng makakapagabi sa atin kasi sabi nito, if God is with us, or if God is for us, who can be against us? Kasi ibig sabihin ni Paul, sino pa ang makakatalo sa'yo if God is in your sight? No? So, it's a yoke of submission. That even in the midst of submission, eh, willing po tayo na magpasakop sa Panginoon, even if it means death. What else is a yoke of doctrine? Meaning, pinagkatiwala sa atin ng Diyos ang kanyang mga doktrina. No? Ito lang po masyadong dahilan ko rin ng umaga. Pero marami po mga churches ngayon na ipinagpalit na nila ang kanilang pagkamanganay. No? That for the benefit of a mess of pottage, dahil po lamang sa isang biglang beans. Ibig sabihin po na isang biglang pansit o isang biglang beans, eh, dahil lamang sa ilang kapakinabangan. Ano? For the sake of popularity, para maging popular ka. For the sake of number, para lumaki ang bilang, ano? Para
sa ating mga simbahan ng Panginoon, eh, unti-unti po silang nag-lay down ng kanilang guard. They lay down their guards. Parang ang boxer na naging relax. Di ba, boxer, ano nun sa boxer? Protect yourself at all time. Ganun sana ang lahat ng mga simbahan ng Panginoon, no? Be on guard, content for the faith. Huwag tayo mag-relax. Kasi ang kaaway ng Panginoon, para yung wolf, nag-aantay lang yan of the right opportunity. Nag-aantay lamang yan ng tamang pagkakataon at pagka nakita na yan, wala na. Ano? Baka kasingit na yan. Panalangin po natin na simbahan ito, no? Eh, ma-preserve ang tamang doktrina. Immaterial, marami tayo, wala, malaki offering, wala, immaterial yun. What is important is, can we keep the faith, no? Because the faith, the yoke of faith, or doctrine, is one thing that is entrusted to God by, is one thing that God entrusted to us, no? Doctrine. Faith, ang faith, kumbas din po yan, ha? Doctrine, according to Jude, verse 3. Let us contend for the faith. Aralan niya? Verse niya? Beloved, this expedient that I write unto you and remind you concerning the faith, once delivered to the faith. Kasi po ang faith, pero kung 6 meanings yan, may ani na kahulugan, ang salitang faith. Sa kahulugan ng faith ay doctrine o paniniwala. Kung tinanong mo isang tao, ano paniniwala mo? I embrace it, a Catholic faith. Ano yung sinin ng Catholic faith? Paniniwala, mga Catholic. Ano? Muslim faith. Islamic faith. Pero tayo, tayo. Baptist faith. Paniniwala po natin na pinangawakan ay ang doctrine ng mga Baptist. Dahil sa ating paniniwala, ang Baptist doctrine, eh yun ang Bible doctrine. There is no value in embracing Baptist doctrine if it is not Bible doctrine. Baptist doctrine is equivalent to Baptist doctrine is equivalent to Bible doctrine. Dahil kung hindi biblical ang doctrine ng Baptist, wag mo nang yakapin ang doktrina ng mga Baptist. Pero bakit po natin ina-adapt at niyayakap ang Baptist doctrine? Ito'y sa paniniwala po natin ang Baptist doctrine, ay yan ang Bible doctrine. Sinunit sila ni Bus lamang po yun. Ano? Ang nakakalungkot, maraming Baptist na yun, Baptist lang ang pangalan, but in reality, sa kanilang belief, practices, they are already what? Protestants. Ang kanilang mga libro na binabasa, Baptist, Protestant. Ang kanilang mga ina-adapt ng mga ways ng mga Protestants. Nalisikat ng mga libro ngayon sa mga Baptist, Charles D. Finney, din ang Baptist yan. Purpose-driven church, purpose-driven life, required, hindi naman Baptist yan. Pero nakakaraming Baptist ang magagamit niya. Chuck Swindoll. Dito pa, nakilala niyo mga sikat na mga Bible authors o mga author ng mga aklat, no? Maxwell, hindi ko alam kung sino si Maxwell. Alam ko lang si Maxwell yung kape. Pero meron din Maxwell na yung Bible niya na ano, na meron siya mga footnotes, ano, sa Bible. Marami sa mga Baptist, ano, they are Baptist in name. But in reality, sa kanilang mga ways, sila po yung mga Protestant. And by the way, mga Baptist is not Protestant. Marami nag-i-insist niya. No, marami nag-i-insist ang Baptist Protestant. Sa mga modern dictionary, ang Baptist nasa kategory na ng Protestant. Pero sa totoo lang mga kapatid, ang Baptist nauna pa ang Protestant. Protestant came only in 1500s, di ba? Doon lang nasimula ang mga Protestante. Eh bakit kami sila tinawag ng Protestante? From the word protest. Nag-protest sila sa mga kamalian sa sipani ng Romano Katoliko. Eh hindi naman tayo Katoliko eh. We did not protest in anyone. Hindi rin tayo reformer. Bakit? Hindi naman tayo Katoliko na meron gustong i-reform sa Catholic Church. Hindi tayo reformer. Hindi tayo Baptist. We even predicted the reformers. Nauna pa tayo ano, sa mga reformers. Nauna pa tayo sa mga Protestante. Kaya huwag doon tayong papayag na ikakategorize tayo sa Protestante dahil hindi po tayo mga Protestante. Ano? Eh kung makikipag-debate sila dyan, maganda yan. At least, magkaroon sa tayo ng opportunity na share kung talaga pagkuhanan, no? Kung history ang pag-uusapan. So let us contend for the faith. One word meaning for the word faith is doctrine. So mga bilip mo natin, sabi ng Bible sa Timothy,
church is the ground and pillar of truth. Ang simbahan, ang haligi, at suway sa katotohanan. Ano bang ibig sabihin ng simbahan, ang haligi, at suway ng katotohanan? Tayo po ang pinag-alagaan ng katotohanan. Tayo po ang umahawak yan. Hindi po mga dokumento, hindi po mga papeles. Ang umahawak na rin yung mga tao, ng membro sa simbahan. Ano? Tayo po ang mag-disseminate yan. Maganda po na meron tayong mga written documents, pero kaso lang, it is nothing kung wala yung kalob at wala sa puso ng mga membro. Hindi naman nagsasalita yan, mga piti yan. Hindi naman naglalakad yung mga kasulatan na yan. Sino talaga ang humahawak yan? Ang mga membro. Kaya dapat po natin inaaral ang ating mga paniniwala dito sa simbahan ito. Ano? Ano ba mga common na paniniwala natin dito? The articles of faith natin. We have 22 articles of faith. What we believe about creation. What we believe about God, about scripture, about Satan, about salvation, about justification, salvation. Ano? The person of the Godhead, of the Trinity. What we believe about Christ, about repentance and faith, about the new creation, about giving, second coming, resurrection. Ano? There are about 22 items. About giving, about church, about last things. Ano? Maganda po pinanghawakan natin yan. Sa practice natin, ano naman po ang mga common na practices na hindi po natin dapat ipinagbibili o pinagpapalit. Yun ang ating paniniwala sa close communion. No? We do not allow non-members to partake in our Lord's Supper. You know, close communion. Kahit pa-baptist ang nandyan. No? Na kung kasalukuyan ng Lord's Supper tayo, hindi sila allow because it is an exclusive ordinance para sa mga church members lamang. No? Ano po? We do not believe in alien immersion. Ibig sabihin, yung mga binaptize sa ibang simbahan, eh hindi po natin na-recognize kung hindi na parehas ng paniniwala natin at ng doktrina at ng practice. Ano? Pag inadapt natin sila o pinayagan natin mag-transfer ng membership without baptizing them, eh that is one way of saying na nire-recognize natin ang baptism nila. Kahit hindi baptism or baptism. No? Ang tawag po daw ay alien immersion. So, mabuntay pa pa yung mga patihin ko. Meron po gusto mag-apply ng transferring, apply ng membership, inuusisa mo na yan. Hindi po dati ka muna ko, nakabersedes, mayaman yan, sayang yan. Ang gabi na agad natin, hindi po tayo gano'n ano. Huwag po manlalaki ka pa natin at huwag po natin pamihin na yan. Tandaan po natin, hindi ito gawain ng tao. Hindi rin po atin ito. Ito po ay gawain ng Diyos. Salamat po kay karapatan kung ano pwede at hindi pwede sa kanyang gawain. Dati yung panahon na hindi na po natin kayang panghawakan ng mga doktrina. Eh, anong gagawin natin? I-dissolve na lang. What will happen to the property? Hindi po natin ito pagpapati-papihan. According to our constitution and bylaws, ito po ay dinidistribute sa simbahan of blind faith and order. Wala po tayong claim sa mga property nito. Ano? Isang dahilan, minsan kasi yan po isang dahilan ng pag-aaway. Pagkakademandahan ng mga mata ng maraya. And if you're not aware, eh, you know, aking pinapahayag sa hapong ito, no? We do not have property right dito sa simbahan. When comes the time na itaterminate na natin ang ating membership, or we'll go to another place, hindi mo bibitbitin ang aircon. Hindi mo bibitbitin ang electric fan o ang bubuhan. O kung rin pwede sabihin, ako na tunay na, kaya pagawin mo na yan. Hindi mo ganun yun. O, ibenta na yung property, paglakete natin na napagbibitahan. Hindi mo ganun yun. We simply donate it or give it to other churches of like faith and practice. Meron tayong other church, hindi natin doon. No? Wala ho tayo doon. Yun po yung dati yung panahon na kung hindi na natin kaya pakakawanan, gawain ng Panginoon. Pero, para lang makapagpatuloy eh, pag-re-resort tayo sa kung ano mga gimmick, parang matanday na mas mga membro. Ano kayang pagpagising para huling mabuhayan sila, no? Kailangan mag-isip tayo ng ganito. Ano na makayagap natin, no? Karoon tayo ng entertainment. Karoon tayo ng parakol. Karoon tayo ng pabingo. Yan. Para mabuhay na loob, ano? O hindi ho tayo mag-stop, no? Never. Hindi ho ganun sa ganun parang pinatanggap. Pinoperate ang gawain ng Panginoon. No? Tayo nag-invite ng kung sino-sino, mga magaling na tulong ko, no? Mga magaling na mga mag
mag-revive, hindi mo ganun ang mga tabi. Okay? Ang ating paniniwala, paniniwalaan po lamang tayo sa tamang doctrine ng Panginoon. Hindi po natin i-detect yan, hindi natin isusuko yan. Dahil lamang sa kusino, o dahil lamang sa kung anumang kapakinabangan, huwag mo natin alit-alahin kung anuman ang masasabi sa atin. Kasi sa ngayon pa lamang, marami na tayong naririnig na negative sa ating grupo. No? Kung tayo mga separatist. Kaya tara naman tayong Baptist, matay hindi kayo mga mag-join sa ganito. Kailang sana kung okay yung sasabihan. No? Kasi lamang maraming mga samahan ng mga Baptist ngayon. Eh, side by side na with the Catholics, side by side with the Protestants, isa pati Muslim, kasama na. Maalala nyo na yung Greyhound Crusade, di ba? Pati makabaliwan yan. Mga Muslim, kasali dyan, mga imam. No? Pag ikaw nakakay doon sa Muslim, hindi dali mo sa Muslim. Ikaw nakakay sa Katoliko, sa Katoliko. Baptist na nakadala sa Baptist. Pero concerted effort, effort natin lahat yan. Hindi ho ganun, makakulit at mga dalawa. Let us contend for the faith once delivered to the saints. Isa ho sa dapat natin pinakamamantayang doktrina ay doctrine of election. Huwag tayong papayag na i-give up natin yan para lamang ma-accommodate ang sinamang tao. Di ba aling kapagsabihan tayo na divisive tayo at yung doktrina na yan ay divisive? Kaya lamang naman po naging divisive nakakapaghati ng nakakapaghati sa simbahan kasi nga hindi na unawaan. Hindi mo na-expound ang gusto. Pero kung nakaaral lamang yan, doktrina na yan, napakagandang taho ng doctrine of election. Humbles us, glorifies us. Yan ay isang doktrina na naitataas ang gusto ng Diyos at naibababa ang tao sa kanyang tamang kalalagyan. Yan ang magkakatibay sa atin. It will humble us and it will strengthen our faith. Oh, what else? It is the yoke of the cross. What this yoke involves, no? It is the yoke of the cross. We should be self-denial. Matthew 16:24 and 25, if any will be my disciple, let him take up his cross daily and follow me. So, merong cross na mabuhatin ang bawat Christian. It involves self-denial. Even possible abandonment of friends, no? Family, hopes, sometimes even of your own country, or sometimes, maybe, no? Sometimes, ating buhay natin, maraming maging kapalit niya, alam sa Panginoon. So, ito po ang kapalit, ito po ang isabihin, ito po ang involved dito sa cross ito. It's a cross, which means self-denial. So, possible abandonment. Pero tayong mga kikipan. Sometimes even your opportunity for a high-paying job, opportunity for good employment, or good business, kung nare-require ng sitwasyon na i-abandon mo yan, alang-alang sa gawain ng Panginoon, alang-alang sa paniniwala mo sa Panginoon, may mean that, no? May mean separation from children, or it may mean separation from our family, no? Homes, houses, our land, no? Lalayo tayo sa ating pinanggalingan lupa, or sometimes it will bring our life. So mga kapatid, eh, marami na po nakaranas niya, no? Ngayon pa nilang buhay, ay alay nila, alang-alang sa pagsunod sa Panginoon. Patunayan niya ng mga Christian martyrs, patunayan niya ng mga tao ng mga mananampalataya, ang mga forefathers natin, 50 million Anabaptists were murdered. They were killed by the million during the imperial persecution. Pero hindi mo nila give up ang kanilang paniniwala. Hindi nila give up ang kanilang loyalty, ang kanilang pagsunod sa Panginoon. Pabalikan po natin itong Matthew 11, verse 29. Learn of me, sabi nito. Learn of me. Ano po bang ibig sabihin ng expression na learn of me? Ito pong learn of me ay ino-communicate sa atin ng Panginoon is be my disciple. What the Lord means here is
Submit to me. Submit to my instruction. Pasako kayo sa akin. Pasako kayo sa akin. Instruction. Pasako kayo sa akin. Discipline. At tayo po ay nasa ilalim ng isang instructor. Ano? At magiging pupil tayo ng isang instructor. Diba? Ibig sabihin niyan. Tapos ilalim tayo sa kanyang discipline. No? Sa kanyang mga instructions. Para po namang discipline ang kanyang ibigay sa'yo. Sabi ko nga, pagsundalo, hindi ka na malaya. Lahat ng heroes ko, dinugin na. Hindi ka pwedeng gumising sa oras na gusto mong gising, ha? Hindi pwedeng enlisted ka eh. Ano ba yung pang-gising sa military? Isang pera? Whistle? Bugle? Pag narinig mo yan, ano yan? Bango na kayo. Hindi pag nagpila na eh. Huwag ka lang sa ganito. Tulog mo. Ginagising ka eh. Natok pa ko eh. Di ba? Hindi mo ganun yun. Sisanti ka kagad to. What? Hindi mo pwede. So, pagdating pa tapos ko sa isang instructor, tawag yan, DL. DL ba tayo? Mga drill. Mga drill instructor. Eh, kung ano yung disiplina na ibibigay nila sa'yo. Pasubject ka dyan. Alam niyo po ba na sa maraming pagkakataon, yung discipline na yan, inandal ko ng sundalo, yan ang nagtigda sa point. Kung hindi nila napagdaanan yan eh. Diba? Malalan yung mga itong fresh na, itong 29, alam niyo ba yung nakarami ko sa TV na wala na silang bala? Ano? Wala na silang bala? Napaligiran pa sila? Kaya ito na paano ka nakaligtas? Nabukay ko ng 3 kilometro. Eh kung hindi ka tinuruan lumakoy, hindi ka nag-training na makalamoy ng ganong kahaba. Diba? Imagine 3 kilometers na swim. Ipatay ka na, no? Gutay-gutay ka na. Ano ka na? Chap-chap ka na. Ano pa naman yung mga Muslim? Ano? So, mahalaga yung pasubject tayo sa discipline. So, yung sinabi ni Christ na learn of me, panawagan po niya yan na be my disciple, submit yourself to my instructions and discipline. Kasi bawat rabbi, bawat master, whether kung-fu master or instructor sa military, may kanya-kanya sistema yan, di ba? May kanya-kanya drill yan, may kanya-kanya discipline yan. Whether gymnastics or sports, di ba? May kanya-kanya discipline yan. Taekwondo, meron kanya-kanya yan na pinagdadaanan, na basic. Then, mas mataas naman, no? Mas mataas na level of practice and instruction. Ganun din sa Panginoon. Ano? Sabi niya, learn of me, panawagan niya na kung sa ilalim ko sa akin, subject kayo sa mga instruction ko, pasako kayo sa mga aral ko, sa tubo ko, at sa discipline ko. So that is what he means by that. No? It is a figurative form, become my pupils, submit to my instructions, learn my law, no? And to the sacrifice that I demand. Lahat naman ng discipline, merong sacrifice na involved yan. Kasi pakiyawa lamang, di ba? Pagka malapit na yung kanyang laban, minimum yan, 2 months, di ba? Ang rigid training. Kaya maaari, wala na mga distractions yan. Wala na. Saan? Naluyo na nga siya mismo sa pamilya niya, di ba? Ngayon na Baguio or sa abroad, tuloy-tuloy yan. 2 months or 8 weeks of rigid training. Ano? Malaking sacrificio, di ba? Kahit anong klase ng disiplina, ano? Whatever kind of discipline that might be, ano? Maraming sacrifices involved. Pero mga, lalo sa mga athletes, pero mga bagay na hindi pwede kainin. Matutulog ka sa dapat oras na tulog. Pero kang dapat na sinusunod na pagkain, ba? Sets of food na dapat kinakain. Pero dapat na iniiwasan. No? So, ganun din sa Panginoon, mga kapatid. Yung sinabi niya, learn of me, be my pupils, subject yourself to my instruction, subject yourself to my discipline, and to the sacrifices that I demand. So, nakikita po ba natin, mga kapatid,
imaginary ito, no? Although it is imaginary, but it is real. Na tayo po ay mga disciple ng Panginoon. Meron siyang discipline na pinaiiral sa atin. Hindi tayo pwedeng basta-basta kumilos na sa lahat ng maibigan natin. Isipin natin, ano bang kagustuhan ng Panginoon sa akin bilang sa ano yung mga pinaprescribe niya? Mga restrictions niya? At yung mga inaalaw niya, freedom po na pwede ko gawin at hindi ko pwede gawin. No? At sabi niya mga kapatid, ang kanyang teaching, it is reasonable. Hindi siya unreasonable. Our Lord is unreasonable. I mean, our Lord is reasonable. Ano? At hindi po siya malupit. He is not a harsh master. Sabi niya dito sa Matthew chapter 11, my yoke is easy. Learn of me, for I am, sabi niya, I am meek and lowly. Hindi siya malupit. Malupit pa nga yung mga earthly instructors natin, di ba? Ano na sa military, grade instructor, ayun mo nalangan. Pati pala cellphone, bawal sa mga training. Bawal na cellphone. Pray mo, malaking bagay sana yan, di ba? Cellphone, kahit para sa cellphone. Makakapaglagay ka ng music for relaxation. Makakapaglagay ka ng Bible, di ba? Makakapag-communicate ka, at least, makakapag-comfort ka, nalalaman mo, may connection, may connection ka ba, communication sa mga mahal sa buwan. Eh, totally, wala na yan. Ano? Medyo malupit na training yan. Pero if that is what it takes to make you a hard soldier, strong soldier, ano? Some matigas. Kasi hindi lang naman katawan ang pinapalakas yan, pati kalooban. Ano? Yung mawalay ka ng akagal sa mga mahal sa buhay. Hindi yan, pinatitigas ang damdami. Di ba? Ang mga damdami. Hindi yung 1 week pa lang eh. Kulay ko. Mami na agad ang sinisigaw mo, no? Hanggang sa pangarap, ay gubo kayo pangalan ng mami ko. Kulay ko, gina ko. No? At yan, kapatid, recognize mo ng mga talaga ng araw, no? Kapag ka, hindi sinasana yung mga bata sa ganyan mga bagay, lalaki siya, siya doon dependent. Yung pag-insa-minsa, largahan mo. Hindi yung parating kabuntot, parating nandyan sa kabilang natin, ano? Magula, parating nandyan lang. Medyo, paminsan-minsan, lalagahan naman natin. Hindi ko na mag-commute. Alala ko, mayroon mo nag-share sa akin na college na siya. Takot siya tumawin. Nakaganyan-ganyan. College na. Ano? Kasi hindi siya makapasok sa eskwela kung walang yaya. Na walang pag-aakit sa kanya at walang tumutos. Kaya kahit pagtawid sa kanya, wala siyang confidence, walang confidence. Kaya nung matuto siya mag-drive, sabi niya, para akong nakalaya, I am free. At kahit saan, pupunta na, tumatuwa siya noon dahil kahit saan nakakapunta na siya at hindi kasama ni sir niya. Araw siya nakawala. Kasi hindi mo, kolehiyo na siya. Kahit pagpamit, hindi siya kaunong. No? So, kailangan pa i-ready ang mga bata sa kanyang bagay. Dahil hindi naman sa lahat ng pagkakataon na sa paligid niya ng pasokuhan. Dati yung mga pagkakataon na mawawari, mahina loko, breakdown. Kung hindi magpapakamatay, breakdown. Kahit ng araw, ano na yung takbo ng isip ng mga tao? Alam na nila yan. Mayroong istanza doon sa Quran de Laura, no? Was proposed by Francisco Baltasar, diba? Francisco Baltasar. Meron yung verse sa Portulayan yun, mga 137 verses, 300 verses. Sabi niya, yung daw bata na parating kapiling na magulang, parang halamang lumaki sa tubig, dahoy na lalanta, dagling di madilig. Sandali mo lang, hindi matilig, hindi magmahal, hindi mo mabigyan ng atensyon, nalulutoy ka agad. Ano? Meron pang stanza doon na kung lalaki siya, ay walang hihinting hinhawa. Pag ang bata na parating kasama ng magulang, hindi nilalaguhan. Paminsan-minsan, ano? Eh, lalaki siya na mahirapan. Kaya naman siya lang ako. Pagtotoo ang buhay na,
pag-aarap na sa totoong buhay. Wala kang walk-walk sa totoong buhay. So, we need to subject ourselves, you know, to the sacrifice na binitiman ng ating. Okay? So, what does it mean? Yung expression na learn of me means be my pupil, subject yourself to my instruction, then to the sacrifice that I demand. That's sabi ng Panginoon, I am meek and lowly. The government is not harsh, it is not oppressive. Bigyan mga earthly na mga instructors, harsh, oppressive. Ano? Hindi tayo bebebihin dyan. Ano? Minsan, nakaka-aras pa tayo dyan. Yung mga military training, di ba? Nakaka-aras yan ng physical contact. Di ba? Expected dyan, bakit? Sa military ka, kano mo nabihag ka. Masahol pa dyan. Makapinitin ka lang sa teme, iyak ka na. Hindi mo alam. Kaya ano diba sa ano, pagka nabihag, bat, di ba? Yung ano, yung bat ng baril. Eh kung ano ka, kung mahina loob mo. Di ba? Tinututok pa lang ba? Ah, amin na po ako! Nandun sila, doon sila tatago, mga kasama ko, ah, amin na po ako! Ay, kasasalawal ko, ano? Eh, din na Joe Paradise na, hindi lang magpatibuhay ng kasama mo, di ba? Maganda yung kahit anong gawin sa'yo, hindi ka umaamin. Di ba? Bakit? Pinatawaan mo lang yun, sanay ka na sa ganun eh. Sanay ka na mahirapan eh. Sanay ka na magbubog. Sanay ka na dumudugo. Hindi nakakita ka lang ng dugo, para ka na mahihimatay. Tama na, maamin ako. Ano sila nagtatago, ang plano namin. Ganito, ganito. Wala na, sila na ang mission. That you are not a good soldier. Hindi ka na good soldier. So, ang Panginoon, hindi pa nga siya harsh. Hindi pa nga siya oppressive, no? So, Christ is our prophet, and we are always praying. Siya po, tato na, maraming pinatang na. Sa kanya tayo, tatanggap ang ating mga instructions. Christ is our perfect example. So, ating master, tayo yung kanyang pupils, no? Siya po ang ating tutularan, no? At wala naman siyang pinapagawa sa atin na hindi naman niya napagkaanan. Sabi niya sa magiging disipulo, maraming sacrifices na gagawin. Marami tayong mga sakripisyo, bilang mga alagad niya. Pero tanong, ano bang pwede natin isacrifice na hindi pa na isacrifice ang Panginoon? Mas malala pa nga, di ba, ang kaso ng Panginoon? Mas malala, di ba, ang sitwasyon niya? No permanent address na siya. Kung pag-usapan lang, a better life, wala, hindi nakaranas ang Panginoon ng convenient life. Magaganda pa nga trabaho natin kung para sa trabaho ng Panginoon ng araw. Di ba? Bilad sa araw. Bilad sa araw. Strenuous, physical, labor. Tapos, pwede naman siyang magkaroon ng parang yung buhay. Pero, alang-alang sa pagsunod sa Panginoon, sinacrifice niya yung opportunity niya. Ano? Sabi niya, access of homes, birds at nests, I have no place, a sure place where to lay my own head. Wala akong tiyak na paglalagakan ng aking ulo para pagkainan. Wala siyang sarili bahay, wala siyang sarili tahan. Ano? Kung saan-saan lamang siya nakikitulog, pero kanyang paboritong tuluyan. Diba? Kina Mary, Martha, and Lazarus sa Bethany. Marati yung Panginoon sa Bethany. So maraming sinakripisyo ang Panginoon araw-araw sa atin. Sinakripisyo niya ang langit, yung comfort na langit. No? Ngayon, ano mo ba ang mga dinanas ng Panginoon na hindi pa natin dinanas? Ano bang dinaranas natin na hindi pa niya dinanas? Eh, malayo pa nga yung karanasan niya sa naranasan natin. Diba? Nabugbog ang Panginoon. Pinagtawanan. Alam niyo po ba kung makikita lang natin ano, ang itsura ng Panginoon? Isang matipunong katawan. Ano? Nasa isang ulo na hindi mo na ma-imagine na ulo yan na bagang-baga. Kasi according to the Bible, the Lord was buffeted. The word buffeted means repeatedly punched. Sinuntok na sinuntok ang mukha ng Panginoon. So, ano yan? Sa suntok ka lang sa mata, blakay na, di ba? Ang Panginoon, repeatedly, siguro karanampan ng Panginoon. Nagahalo rin dugo, kaya bluish. Bluish na ang mukha niya kasi yung dugo. Nakapasa, magkahalo na yan. Pero nakatindi pa rin siya. Laway, dugo, pawis. Halong-halo na. Ano?
At yung mga nagpapan sa kanya, mga hindi naka-glove shoe. Ano, blindfold pa siya. Sabi sa kanya, kung talagang propeta ka, hula ako kasi sumuntok sa'yo. Pinagtawanan ng ating Panginoon. Tayo po ba nakaranas na yun? Kaya kung sinasabi ng Panginoon, if any would be my disciples, may maraming magiging sakripisyo. Ang consolation natin doon, wala naman tayong pwede sacrifice na hindi pa na-sacrifice ang Panginoon. Mas grabe pa ang kanyang give up. Grabe pa ang kanyang dinanas at ang may give up ng buhay. Kaya sabi niya, hindi yung disipulo ko kayo. Hindi mag-alala. Hindi ako harsh. Hindi ako unreasonable. Reasonable ako. I admit and lowly in heart. My yoke is easy and my burden is light. Saka wala kayong pwedeng danasin na hindi ko pa dinanas. Mas malala pa ang kanyang mga buhay. O sana dapat ang mga gumaan ang ating pagkaramdam, no? Na itong mga sacrifices natin, alang-alang sa ating mga prinsipyo, alang-alang sa gitna. Huwag natin na siya din pagkaramdam. Bilang sana ako baptist na. Bilang sana ako kristyano. Bilang sana rin ito ang buhay ko. Ano tayo? Huwag mo natin pakinayangan. Ang importante, nakakasunod tayo sa doktrina, sa prinsipyo ng ating mga ito. No? Wala naman siya ang sinacrifice, wala naman tayo sinasacrifice ngayon. Hindi pa nila sacrifice. So we have to learn from Christ to be meek and humble in mind. Sabi sa Philippians chapter 2, He learned obedience, though He was God. He thought it not robbery to be equal with God, but made Himself of no reputation. Ano? And took upon Him the form of a servant. Maalala po natin, ano? Pag ako nga, ini-imagine ko yan eh. Ano yun? Nakakahiya eh, kahit hindi ako superior. Ini-imagine ko lang, nahiya ako. Imagine the creator of the universe, the creator of man, isang araw lumuhod sa harapan ng tao at pinugasan ang paa ng kanyang mga nilalang. Kaya nga nung market na ni Peter yun eh, hiyang-hiya si Pedro dahil sa kanya. Master, ako lang ito pag nakagawa niya sa inyo. Hindi ko lang naisip. Wala sa isip kong gawin ngayon. Huwag niyo kong gagawin niyo. Pero hindi siya pinagbigyan ni Peter, ano? Ng Panginoon. Hindi pinagbigyan na ng Panginoon ang giling ni Peter na huwag hugasan ang kanyang paa. Kundi, ipinakita talaga ng Panginoon ang isang halimbawa. Yung foot washing, remember that? Ginawa ng Panginoon yun. To wash somebody's feet, you have to stoop down. Kailangan ka mapakababa. Pero yung mga kapatid, pinagdaanan ng Panginoon yun. Upang turuan tayo. Binigyan niya tayo ng instruction doon. Tinuturuan niya tayo, binibigyan ng example. To wash another's feet means to serve. Ibig sabihin po ng maghugas ka ng paa, eh, ibig sabihin po niyan, mamaglipuran tayo sa pangangailangan ng iba. To wash another's feet means to forgive someone. No? Mamaghugasan ng paa ang ating kapwa. Yun ang ibig sabihin ng wash. And the Lord set us that example. Kung ginawa na yun sa tao, sa nga Diyos, eh dapat magawa rin natin yun sa ating kapwa. Sa paghugas sa paa ng ating kapwa. Hindi ho literal ang paghugas, no? Ang gagawin po natin eh, sa kanilang mga kailangan, tumulong tayo kung meron tayong magagawin. Kung nagkasala sa atin, i-cover up na natin yung kanilang mali. Hindi naman sa tinotolerate mo, kundi, ano mo na? Forgive, no? Forgive. Huwag ka magiging tolerant, no? Huwag ka magiging tolerant. So that's what we mean by foot washing. At yan po eh, pinakita ng Panginoon, no? For example, sa akin. To learn of Christ, we must get close to Him. So, sabi niya, learn of me, and how do we do that? Kailangan po tayo maging malapit sa kanya. No? Ngayon na lamang nauuso yung pag-aaral na wala sa eskwela. Online. Tawag doon, online. Kasi ka makapagtapos sa kolehiyo na wala sa school. Nalaya itong kay Sharon Cuneta, di ba? Kapagtapos siya ng kolehiyo na sa bahay na. Ano lang, internet. Pwede internet. Meron ba yung ICS? Ano ko, kumuhin mo yung ICS? Buhay ko ba yun? ICS? Nakaaral ka sa bahay pa lang. Nasa bit ko ba ng correspondence, ano?
Yan. Correspondence sa school. Pero, noong araw, step up nila noong araw, no? Kung gusto mong matutong sa master mo, eh, stay close to your master. Kailangan para tayo malapit sa natuturo. Hindi yung pag kami nagtuturo, absent. Tuturo, wala ka. Tuturo, ano yung ginagawa. So, yung mabilis matuturo sa kanyang master, yung parating makadikit sa master. Ino-observe yung ginagawa, yung ways ng kanyang master. Yung kanyang pamamaraan ng pamumuhay, yung mga tinuturo, pinakikiga, ino-observahan, nilisinan. So, ano yung sweet niyan, kapatid? We must get close to our Lord Jesus Christ. Paano tayo maging close sa Panginoon? Frequent study of His Word. Frequent reading of His book, the Bible. Frequent prayer. Ano? Maging nalang sa manalangin. Maging consistent sa prayer. Ano yung prayer, hindi yung parang mechanical. Ano yun yung mechanical? Ah, magpre-pray ako kasi schedule na ng prayer. Ah, magpre-pray ako kasi oras na para magpre-pray. Maganda yung meron tayong ganyan, ano? Pero sabihin mo na, ay, hindi mo na ako magpre-pray kasi hindi pa oras. O, ganun. Ano, yung hindi pa ako, hindi pa oras sa prayer eh, hindi mo na ako magpre-pray. Hindi yung ganun ka lang, magpre-prayer yan mo yan. Parang paghinga. Diba, paghinga kahit nasaan. Ganun din po ang prayer, para mo na yung ano mo, habit mo na yung prayer. Kahit anong ginagawa mo, kaya nasa bahay, ano, kaya nasa trabaho, kaya nasa pagbibiyahe, whatever you are, kahit nakadilat ka, kahit naglalakad ka, whatever you do, you can pray directly to God. It becomes your breath. Parang din lang yung paghinga mo. Very natural na sa'yo yung pananalangin. Eh, yung hindi mo na ako mananalangin sa hindi mo na oras. No, a robot, by the book, by letter, no? So, yun po, pagiging close, no? I remember this was a faculty morning devotion, no? Hindi po maintain ang ating communication sa Jesus. Ang parang po yan, okay, na pag-aang alaga, no, sa ating relasyon, no? Staying, to learn of Christ, we must stay close to Him. Prayer, and in the study of His Word. No? So in the school of suffering and testimony for Christ, we learn the deeper things of God. Ngayon, ang pag-aaral, hindi lang naman puro direct instruction niya. Diba? Hindi lang puro direct instruction. Marami po sa ating mga natutunan ay kapag ka-inactual. Diba? Maraming bagay na pagka direct instruction lamang, parang ang hirap i-catch up, ang hirap rito niya. Pero pag in-actual mo na, madaling mauuwa. Ang ibig sabihin niya, mga kapatid, maraming bagay na itinuturo sa atin ng clear sa mga preaching na narating mo natin. Pag in-apply natin, mas naunawaan natin yung araw ng mga. For example, tithing. Madaling naman yung turo ang tithing eh. Preach ka lang ako, Malakay chapter 3 and verse 9. So, direct instruction, ano yung palayon 10% of money? Aside from the 10, I give extra for all the days. Yun lang palayon, no? Sabi ng Bible, prove me now. Hanggang hindi mo na-apply lang yan, that remains an instruction na pwede mo may apply, pwede hindi. Pero pagka tinig natin yung challenge sa Panginoon na prove me, yeah, prove me, lalo na kung wala ka ng pera, what remains only is your time. Exercise ko kaya kung paano para tayo ngayon. Pagka pikit mata, no? Sinigay mo ang para sa Panginoon. And then, iaasa mo na sa Panginoon. The rest of the week. Kung paano ka mabubuhay. Diba, Panginoon, nangako naman, He will never leave us, no? Kasi us. So, yung kanyang direct instruction, it becomes a reality. Dahil, the following days or week na darating pa, makikita ko ang provision ng Panginoon. At minsan, yung isang sacrifice ko na 10% na pasal yung sacrifice na yan, papalitan pa ng Panginoon, mas, ano pa, mas malaki pa. Sobra pa, natutusin ko. Na-experience ko ba yan, kapatid? Na tinupad natin ang instruction ng Panginoon. Sinunod ng Panginoon, I mean, ginawa ng Panginoon ng kanyang pangako, ano? Sinunod niya ang kanyang pangako.
and He provided for us. Yan ang mga promise niya. My God shall supply all your need. Yun nga hindi nagtatag, pinag-provide na ng Panginoon eh. Nakama ko? Maski hindi kayo magtag, the Lord will feed you. Maski hindi kayo mag-offering, kahit nga hindi kayo magsimba. Kahit hindi kayo kahit mag-backslide kayo, mga kapit na kita ng Lord. God will still provide. Kaya po eh, nalimit kong makita, no? Na mong ganyan ba kayo. Kahit unbelievers, pinag-provide na ng Panginoon. Kahit mga faithful na Christians, God still faithfully provide for them. Pero ito nga eh, how much more if you are faithful with these things? Lalo na kung natutupad natin. So, ito mga kapatid, exercise, ano? Exercise of faith. Pinapractice natin yung pananampalataya niya. Pagka natupad natin, di ba, ang ganda sa pangarapan. Pagka naranasan mo at napatunayan mo sa sarili mo, totoo, totoo ito. Naranasan ko, totoo itong sinasabi talaga. Patutuo ko ito, karanasan ko, tama ang sinasabi ng Diyos. At masaya-masaya ka. Full of confidence. You're bouncing in joy, no? Liliwanag ang ating mukha sa pagkakataonan. Hindi nagkulang ang Diyos. He was true to His word. Ganun din. Nabasa natin, we have been instructed na tayo po yung mga witness ng Panginoon. Ganun lang yun. Instruction, theory, natanggap natin. Every Christian is a visionary. Every Christian is a witness of Christ. Pero kapag hindi mo pinapractice siya, wala, ganun lang yun. Subukan mo. Kahit nanginginig ka, alam mo isang bagong Kristiyano, ako natakot siya mag-witness to share the gospel. Di ba, pero siya. Sabi niya ako, makatapos itong ginugutip ako. Hindi ko nga lang mawitnessan, hindi ko nga lang mai-share ang Panginoon. Di ba, natapos siya. Nabaha na hawak niya. Di ba, pag nabaha, tapos na yan. Medyo finishing touch na yan eh. Hindi pwede, kailangan bago matapos ito, ma-share mo na ang Panginoon. Hindi niya talaga alam, nanginginig pa yung mga niya. Sabi niya, man, magda ako na mamamatay. Hindi na tinapos yung, ano yung gubit, tumalis na. Umakas na yung ginugubitan niya. Ganyan mo, napahahalok, tapos eh, magda ako na mamamatay. Alam niyo, Cesaran eh, kikilitan siya, no? Sige niya, kung mamamatay ko na, alam mo ko sa paluto mga palo ko. Sabi niya, hindi ka na ba mamatay? Nagawa ba? Nagawa ba sa road na lang? Pero at least, alam niyo tao na witness yung pakay niya. Ano ba yun? At least, nag-try siya, no? Hindi ka na, bali na. Masa ka na mamatay eh. At sino, matatakot na. So, subukan po natin, makapagin na na to share to someone, no? Pakikita natin, pagka nagbumayan. Di ba, meron verse sa Psalm 126, di ba? 126, He that goeth with tears shall reap in joy. They that sow, pala, they that sow in tears shall reap in joy. Kung talaga iniiyak ko na Panginoon sa ano ko, kung ako mag-share. Sana, ganyan ang lakas ang loob. At sa damdamin mo, medyo takot-takot ka, iyak ka, no? Sa temple mo, sa damdamin ka. So, pagka nangyari yan, nagbuma yan, you will reap in joy. O, pero kaligaya na ito ay nagamit na instrument ng Panginoon sa kaliligtas ng isang tao. So, we learned with Him to be patient in suffering, to walk humbly, to trust, to love intensely, and to rejoice exceedingly. No, and in the school of suffering and testimony for Christ, we learn the deeper things of God. So, hindi lamang theory na tatanda mo, kundi na-experience mo yung theory, no? So, maganda po na we stay close to our Lord Jesus Christ to learn more and much from Him. Now, ano naman po yung sinasabi rito sa pangbahagi ng ating passage, you know, sabi nila, He shall find rest. And your so, ano ba ito mga kapatid? The blessing, it is the blessing He promises. Ano ang promised blessing sa lahat ng mga papasabok sa Kanya? Ang sabi doon, learn of me. Pagka tinupad natin yung learn of me niya, nung pasabok tayo sa Kanya, not only in theory but in practice, ang sabi ng Panginoon, you shall find rest at your souls. Magkakaroon kayo ng kapahingahan sa inyong alam.
Alam niyo po ba, mga kapatid, na masarap magpahinga, no? Masarap matulog. Minsan, alam niyo po ba na kahit yung pagtulog, ang hirap gawin? Meron ba kayong karanasan niya na hirap kayo matulog? Na kahit gusto mo na matulog, para dito. Meron ba nang siya sa akin sa kanyang pagkagabi, natatakot na ako bakit? Hindi ko makagawa ng tulog. Kaya pagpagabi na, eh, kinakabahan ako dahil lang po, hindi na naman ako makakatulog. Ano? Pag binigyan ka ng Diyos ng tulog, ng physical rest, no? Masarap sa pakiramdam yan. Lalo na kung kumpleto ang ulo mo, matapos ng 8 hours or 10 hours, maganda sa pakiramdam. Pero ako pati ang rest na tinutukoy dito, lalo pa ang physical rest. Ang tinutukoy po dito na rest ng Panginoon ay soul, no? Rest of the soul. Kapahingahan ng kaluluwa. It is not rest of the mind. Hindi lamang ito rest of body, no? Kundi kapahingahan ng kaluluwa. Imagine po natin kung tayo po isang traveler. Experience po kayo ng long distance na nag-travel. Hindi nyo sure kung makakati ko yung hindi. Nakakamas po kayo, hindi lang kung aabot yung sasakay nyo. Diba? Parati kang apprehensive, parati kang excited, hindi ka nakatulog. Kahit minsan nasa bus ka na, sabi po, tiwala ka na makakating ka sa koridor mo dahil bus na sa sasakay mo. Minsan, kahit bagong bus, tumitirik. Ano? So, walang katiyakan ng paglalakbay. So, ano nangyari sa'yo? Restless. Kung sundalo ka, nasa labanan ka, restless ang iyong isipan. No? If you're traveling, or if you're a soldier, or if you're a sailor, nasa bagat ka, hindi ka pwede mag-relax yun. Ano? Mahirap mag-relax. Hindi ka makatulog ng tama. Parati kang alerto. Tulog lang ang kuliklik, isip ka na. Bakit? Kahit nasa pangani ng buwan. Umuga lang ng konti yung barko mo, akala mo, binugo ka na. Yung pala, alam lang. So, hindi ka makarelax. Pero mga kapatid, yung rest na sinutukoy ng Panginoon, hindi lang mental rest, hindi lang physical rest, hindi ko yung rest for the soul. Kapahingahan ang ating kaluluwa. Pero hindi ito kapahingahan, wala kang ginagawa. Ito po yung tinatawag na restive activity. Kahit punong-punong ka ng activity, meron ka rin rest. Kasi kung paalala nyo, binigay lupang pangako, si Sir. Nung pinasok nila lupang pangako, pagdating pa doon, at tayo na sila ng bahay, hindi ba kahit at doon sila sa lupang pangako, kuloy pa rin ang pakikipaglaban nila? Alaran nyo? Nung pumasok na sila sa promise land, tuloy pa rin ang kanilang pakikipaglaban. Pero yun ay lupang pangako. Nasa loob na sila ng lupang pangako. Ibig sabihin, mga kapatid, ang rest ano, na tinutukoy sa atin ng Panginoon is a present reality and present possession na yan. Ano? Hawak na natin yan. Nandiyan na tayo eh. Ano? Kaso nga lamang, hindi natin ma-experience yan for lack of faith or because of what? Because of unbelief. Parang masakit na ka ng budega ng pagkain pero nagugutom. Harap ka doon. Masakit na ka ng warehouse ng pagkain, grocery. Sa iyo, kung may ari, pero gutom pa. Ano? Kaya yun yung mga tema na pinag-awitin natin sa book. Diba? Oh, what peace you open for me. Oh, what needless pain that you bear. All because you do not carry everything to God in prayer. Hindi naman issue kung nasakit. Hindi naman issue kung ano yung circumstance eh. Ang issue yan dyan, kung ano ang Diyos. At kung sino pinagtitiwalaan mo. Kasi kahit nasa gitna ka ng palasyo, nasa gitna ka ng pagkain, maaaring wala kang gana. Diba? Guri mo, nasa gitna ka na ng pagkain, pero sino makakain ko, wala kang gana. Diba? Maaaring nasa gitna ka ng palasyo na andyan ang music to suit you. Andyan yung mga pagkain na pwede mo kainin. Andyan ang magagarang higaan. Pero maaaring kahit nasa palasyo ka, may music, may pagkain, may magarang higaan. Pero hindi ka naman makatulog. Di ba nangyari yung kaya kay Darius?
Darius, alala si Darius. Samantalang yung sitwasyon ni Daniel, napakalayo. Si Daniel nasa yungib, kuweba. Hindi ka makakatulog doon sa kuweba dahil wala na nahigaan eh. Matigas. Matigas ang lupa, matigas ang bato. Nandun pa yung mga leon. Pero mga kapatid, kailangan sumigaw si Darius sa ilan para gisingin si Daniel. Sabi ni Darius, Daniel, ano? Niligtas ka ba ng Diyos mo? Nakakatulog si Daniel. Kahit sa gitna ng panganib na nasa pangit na sitwasyon. So yung palang surroundings mo, yung circumstances mo, immaterial. Whether you are in good circumstances or bad circumstances, it doesn't matter at all. Ang importante, yung alam mo rito at yung pinaniniwalaan. Na kahit na in the brink of death, nasabihin niya ng kamatayan, pwede magkaroon ng kapahingahan ng tao. Pero kailan darating sa'yo yan? Kapag nandito ito na tao na iba yung sinasabi sa 1 John 5 and verse 3. Ano ba ako? Faith is the victory. We know that we overcome the world, and this is what overcomes the world, even our faith. Tama ba yung verse? Okay. Verse 4, sorry. 1 John 5 and verse 4. Pagka meron pananampalataya ang tao, ano? Wala na. Tanungin ko kayo, ano ba sa palagay nyo ang pinakahuling pwede kakabunan ng tao? Bukod sa Diyos. Kamatayan, di ba? Kapag ikaw hindi na natakot sa kamatayan, saan ka ka magpapakot? Di ba? Kung halimbawa, hindi ka natakot sa kamatayan, ano pa ang pwedeng tumakot sa Diyos? Di ba wala na? Kaya kailan mawala ang takot ko sa Diyos? Dito, pag nasa iyo yung faith, alam mo na pag namatay ka, in the presence of God. Di ba sabi ni Christ, he that believeth in me, though he is dead, he will wake up in the presence of God. Outside of the body, present with the Lord. So kung naniniwala ka dyan, mawala yung takot mo, kasi simple, di ba? To be, for to be, to lead is Christ, and to guide, makinarap ko yun. Alala ko yung tatay ng isang a church mate ko dati, ano? Sabi niya, tawagan mo sila nito, doon sila ngayon, naka-confine sa Makati. Bakit sila naka-confine? Yung kaibigan ko, hindi, yung tatay ko. Ang sakit, stage 4 prostate cancer. Stage 4 na, naka-confine sa cancer. Ikaw sa siya. Nakakausap naman, conscious. Kaso lang, takot at takot. Ang sabi ko, dun sa... Ilan taon na ba siya? Mga 70 plus na. Hindi, sabi ko, wala kasi na loob niya. Kasi lahat naman dyan kukunti. Diba? Normal processes of life yan eh. Saka, whether you like it or not, dyan lahat tayo natutunod. Importante, mamatay ka na kilala mo ang Panginoon. Dahil pag ang tao, kahit mamatay, Kristiyano ka, alam mo, sa langit ang tutunguhin na ito. So there's no need for us to feel that in fact, we welcome that matatawa na, umaawit eh. The means of death, ano? Kapag tinusunog, umaawit sila. Kaya pag hindi mo na matatakot ang tao sa kamatay, wala mo po sa kamatay. Pero kailan mo wala ka? Pag nandito ito, na tao nandito. Naniniwala ka sa sinabi ng Bible, absent in the body means you present with the Lord. So that's what gives strength, no? Our minds. Yan ang bibigay sa atin ng kapahingahan. Kapag din pinaniniwala mo yung Romans 8:28, di ba? Pwede so, po ba napakarami na kinabang yan sa Romans 8:28? Kung wala yan, makamarami sa atin na nag-breakdown. Pero dahil sa Romans 8:28, ang sabi ng Romans 8:28, let's all things work together for everything keep thanks. Even so, Father, also it seemed good in my sight. Walang pinapayagan ng Diyos na hindi niya pinayagan, walang pinapayagan niya sa mangyari na hindi niya kalooban. Ano? Na hindi niya control
So lahat ng pinapadali sa ating buhay, kontrolado ng Panginoon. Diba? Nakalagay din yan sa Romans 1 Corinthians 10:31. First Corinthians 10:13. He will not allow us trials that are above our ability to overcome. He will make a way of escape. No? So, the Lord promised rest for our souls. God can only give this rest. No? Only God can give this kind of rest. A life of restful activity. So, pananda po na in-nurture po natin itong tinatawag na pananampalataya. Faith, no? Ano po ba ang object ng faith? Promises. Kaya importante na tayo po ay nag-roll the verse, memorize mga verses, dahil yan mo ang maging object ng ating faith, yung mga promises ng Panginoon. Sabi ng Bible, the Holy Spirit is our comforter. Paano tayo makakomfort ng Holy Spirit? According to the book of John, He will put us into remembrance of the things that the Lord has spoken. So yun, mga sinilitaan ng Panginoon. Yung mga promises, yung wala kang minemorize, wala kang maaalala, wala kang pare-recall sa yung Holy Spirit, paano ka makakomfort? Saan ka kaya nahanap ng comfort mo? Dito na sa horoscope. Doon na kay Madam Aurig. Doon na kay Confucius, kay Shakespeare. Kung kanino-kanino ka nalang kukuha ng comfort. Mas maganda kung ang comfort mo magagalit sa salita ng Panginoon. Dahil alam mo, Diyos ang pinagalingan niya. Hindi mamali, hindi mawawala, hindi mag-fail yung mga salitang yan dahil Diyos ang nagbitaw ng mga pangako niya. Aso lamang, hindi mo minemorize, walang ipapaalala sa iyo ang Holy Spirit. There is therefore a need for each one of us to memorize scriptures, especially promises, the promises of our Lord. Ano po sinabi sa last line ng ating passage, no? My yoke is easy and my burden is light. Bakit, mga kapatid? Ang yoke ng kaaway, ang yoke ni Satanas, ang yoke ng kasalanan, napakabigat. Grabe. The yoke of pagan religion, nabigat. Dati, nasa pagano religion tayo, di ba? Kung binisipin ng katoliko, hindi pagano. Catholicism is actually pagan. Paganism na hinaluan ng element ng Christianity, pero in reality, pagan pa rin yan. Yung Madonna and Child nila, actually, that's just a copy of the Madonna and Child of the pagans. Si Osiris and Isis, Tammuz and Semiramis, yun din yun. Ano? Yung mga icons nila, yung mga idols, relics, pagsamba sa mga relics, that's yung mga kapatid of pagan origin natin. At doon sa pagan religion, mga kapatid, mabigat ang mga requirement na. Mabigat ang yoke. Lalo na kung yung mga pagan ng araw. Di ba sa pagan worship ng araw, mayroong human sacrifice? Sa kayo nakakita na sa way of religion nila, nire-require yung anak mo i-sacrifice. No? Di ba mayroong ganyan religion? Nire-require yung pag-sacrifice ng anak. Di ba sakit sa kaloban? No? Yung bigat naman ang religion niya. Anak mo kailangan mag-biyaran. Alam niyo po ba na common practice ng araw niya sa Israel? Kinopen nila sa mga pagans? Kilala niyo yung Diyos na kumukuha ng human sacrifice? See? Molet or Molot, ano? Araw niyo man yan, yung owl sa mga Bohemian groups. Inaapoyan din yan. Inaapoy sa harap yan. At doon nila inaalay yung katanang mga babies. Sa religion ng mga Katoliko, nagre-require sila ng ano? Penance? Ano ba? Yung penitensya? Meron pa yung penance, di ba? Penance yung abstain sa pagkain, parang pahirap sa sarili, di ba? Ano ba ako? Marami kaya mga nire-require sa kanilang religion. Ang religion ng Judaism, matigat din. Ano sabi ni ng Panginoon? Sabi ni Peter sa Book of Acts, iniaatang natin sa mga Gentile ang mga paniniwala ng ating mga ninuno na kahit sila hindi natupad. Pabibigat ang nire-require ng ating mga ninuno sa Judaism. Hindi nga nila natupad yun. Ano? Eh, samantala sa Panginoon, sabi niya, my yoke is easy
and my burden is light. In pagan religion, pero blood na iinit. May torture na nare-require. Nakakita mo kayo ng religion na ako yung salvation ay kailangan dadapak ka without using your feet, patungo dun sa tuktok sa templo, sa bundok, sa bundok, dadapak kayo. Nakita niyo ba yan sa National Geographic? Meron ganyang religion na ang makakating daw doon, yung magpupit, walang salvation. Pero yung makakatuloy, makakatapos, eh, baka maligtas, baka pa. Ano, baka masay pa. Marami kayo ganyang mga sacrifice ako na wala namang katuturan. Wala namang sa-isay. Then, Panginoon ba, para maligtas tayo, eh, nagkakawa tayo na ganyan. Kailangan, faithful ka muna ng 10 years, walang absent. 10 years attendance without absent, ano? Alam niyo po ba kung ganyan ang kaligtasan? Madali-dali pa yan, di ba? Wala lang absent, mabay sakit ka, ipa stretcher ka. At least, complete attendance ka. Basta after niyan, safe ka. Kung hindi tayo nirequire ng Panginoon mag-aroon. Pero yung pagan religion, gagatan ka, may torture, mayroong piercing, mayroong lalakad sa apoy, mayroong pipinitensya, mayroong yaalay ang anak sa idya, ginagawa yan. Yung babies nila, yahagis nila yan sa tawag nila, juggernaut. Yung malaking pedestal, mayroong estatwa sa taas ng anim ang kamay. Sa idya yan, di ba? Yung anim ang kamay. Unalaga, bigat niyan, at ang pinakagulong niyan, yung troso. Pagka igugulong nila, ililipat na naman yung troso sa harap. Habang nadadaanan niyan, ililipat na naman yung sagulong sa harap. At yung babies nila, niyahagi nila sa ilalim para ipasalasa. It is done in India. Sa Sri Lanka, hindi sila papatay ng ahas. Dahil ang ahas sa kanila is God. Pero taon-taon, libo-libo ang namamatay sa kanila sa tukan ng ahas. Hindi nila pwedeng saktan yung ahas dahil Diyos nila. Ang kalabaw sa India, ang baka sa India, kahit ang gulo sa bahay mo, kahit mag-dumi sa bahay mo, hindi mo pwedeng issue, hindi mo pwedeng sawayin kahit nakainin yung nasa lamesa mo, guluhin ang bahay mo. Bakit? The cow is their god, Brahma. Diba? God nila yun. Sometimes yung urine niyan, pinangalan nila sa nila. Yung urine, that's true. Yung urine ng baka, pinapapalimbo nila yan. So invite, blessing. Para makuha, blessing ng Panginoon. Ihik ang baka. Tayo ba para humiling ng blessing ng Panginoon? Kailangan yung ihi ng pastor, ganyan mo. Wala, di ba? Ipikit ka lang at ihingi sa Panginoon, diretso. Di ba? Dumarating ang blessing. Ayun, kailangan mo bang mag-sakripisyo yung amoy ng bak, ihi ng bata. Nabigat, kapatid. Mas madali sa Panginoon. Okay? Sa Panginoon, there's nothing degrading or irrational. Sabi niya, it is your reasonable service. No? Nothing oppressive. Sabi niya sa 1 John 5:3, this is the law of God that we keep His commandments, and His commandments are not grievous. Ang kanyang utos, hindi mabigat. Hindi mabigat mga utos ng Panginoon. Lalo na sa mga willing. Sa mga willing, walang mabigat. Tama? Sa mga willing. Pero tayo na anong dali, kung hindi willing, mabigat na rin. Alala niyo yung practice mong araw sa mga oriental pagka may nagugustuhan. Di ba? Gusto pa rin yung punishing niya. Tignan mo ang mga naka-experience niya. Tumulong sa inyong probinsya, mayroon pang ganyan. Sisipak ka ng ahon, higit. Di ba? Higit ka. Paglalaba mo, di ba? Pagluluto, papapalengke. Alam niyo ba na biblical times nangyari na yan kay Jacob? How long did he serve Laban for Rachel? Hindi siya rin. 14 years ang inabot niya. Kasi yung verse 7, akala niya, yun na yung katapusan nun dahil tapos na niya yung agree niya. Hindi, yung muna nito, pangalan, bago yung multo. Gusto talaga si Rachel. Hindi siya ba natin 7? Kaya 7 years kaya, ate 14 years kaya. Pero yung mga according to the Bible, parang kaunti lang yung panahon na yun, sabi ng Bible. Parang maikli lang yung 14 years because of the love that Jacob has for Rachel.
Kaya mapatid yung utos ng Panginoon, if we really love the Lord, hindi mahirap, easy lang. Pero pag tayo hindi tayo willing na sumunod, kahit anong dali, mabigat. At sa bahay, madali na maruhas yung tingnan, di ba? Pero bakit mabigat? Hindi willing eh. Pero kung willing kang gawin yun, eh napakadali lang ang gawain. Diba? Ganun din po ang marapatid sa mga commandments sa Panginoon, sa kanyang mga utos, sa kanyang disiplina, sa kanyang mga aral. Actually, hindi mo mahirap ang mga pinagawa ng Panginoon. Siya ang sabi na hindi mahirap. 1 John 5:3. Sabi niya doon, His commandments are not grievous. Sabi niya, My yoke is easy and my burden is light. Pero kailangan, maging willing tayo. So, kung hindi tayo willing, talaga magbibigyan ng tayo. Pero pag natupad naman natin yung kapatid na pangako ng Diyos, we shall find what? Rest. Rest for our souls. Nasa ating pangako. Hindi ka natitiwala dyan. Kung tinutupad dyan, hindi tayo makakahanap ng kapahinga. Puro trouble. Pero ang pakikirin dyan sa ating pangako. Thank you so much. Thank you. Heavenly Father, we thank you for the challenge of the Word, challenge to subject ourselves to the instructions of the Lord Jesus Christ. Sa akong pamiyama sa kanyang mga disiplina, sacrificio na kanyang binigit. Alam mo po namin naman dahil wala naman siyang nare-require na hindi namin binibigay. So he said that he is easy and his burden is light. Dalangin namin naman that you would give us the willingness to follow our master. Dalangin niyo po kami naman na maging willing sa Panginoon, kapagpanan at yung kanyang pagiging pang-pagiging effective, ang kanyang pagiging disciple. Dalangin niyo po nawa bawat isa na magamit naman. Hindi ka namin gamit dahil nasa pag-aakay ng anluwas at pangalan. Dalangin namin naman na sana po maaga namin ma-realize ang kagandahan pagsunod sa inyong salita, pagsunod sa inyong karoonan. Makahalagahan ito so that we will spare ourselves from lots of wear and tear, trouble ng ating maging consequence naman ng kaligasan natin. Tulungan niyo po kami man at the earliest possible time tunan po namin naman magtiwala sa inyong salita at tuparin to trust and obey the things that you said in the Bible. Apply sa ating mga buhay. Malangin namin naman ang mga pangako para natin mga ala sa buhay at inyong salita. Hindi naman kami meeting ng inyong patnubay sa bawat isa. Lalo na po ang mas na natin. Mabalik sa kanya-kanya mga trabaho, mga gawain, nagpuntahan. Lalo po ang mga nasa malayo, lalo namin ang safety, Brother Julian, Brother Ben, Brother Reggie, Yanes family, Bernie, Brother Nico, Anane family, Brother Julia, and Brother Martin, who is in for training today. Ang po ang pray for safety and strength and means of training. Sana po makakapos nyo ito, flying color at alapasan po niya lahat ng mga hardships. At hindi po ba, meron po sa patirang mga pagbibigyan na karamdaman. Huwag niya po ba ang karamdaman ng kapatid, pagbibigyan din ang mga sugaranin. Pray for those who are seeking for employment. Pray for mga problema sa trabaho. Pray for mga problema sa trabaho. Thank you.